di ba man tayo nakaka-recover sa mataas na presyo ng sibuyas at ilan pang bilihin? Heto, at pati ang presyo ng itlog ng manok tumaas na rin. Kaugnay niyan, makakapanayam natin ang chairman ng Philippine Egg Board at United Broiler Raisers Association na si Geogie San Diego. Magandang umaga po, Ginoong San Diego. Magandang umaga sa iyo at magandang umaga rin sa lahat na iyo. Tagasubaybay. Okay, sir, bakit tumaas yung presyo ng itlog sa pamilihan? Eh, parang ano ba yung pangunahing dahilan nito? Nasa low side tayo ng production. Kasi nung 2021, marami yung pumasok sa layer industry. Dumami yung production, bumagsak yung presyo, kaya maraming nalugi. Lalo na yung mga maliliit na itinatawag natin small and medium, tumigil yung nakararami at yung malalaki, nagbawas din ng kanilang mga alaga dahil nga nalulugi sila. Pagkatapos, nitong nakararang taon naman, tinamaan ng sakit yung mga marami din na manukan. So, nabawasan talaga yung volume ng mga inaalagaan natin kahit lugi manok. Oo, pero sinasabi ho, 7 pesos lang daw yung farm gate price ng itlog. Ibig sabihin po, overpricing ba yung ginagawa na ilan nagtitinda dahil kung ang farm gate price mo ay 7 pesos at ibebenta ng 9 pesos sa palengke, hindi ho ba may overpricing doon, sir? Average yung 7, ano, ang range ng presyo sa aming mga farms, 670 hanggang 720. Mm-hmm. Yung mga maraming tinamaan ng sakit, doon yung mataas ang presyo at yung sa Batangas, kung sa pinakamalaki ang production, doon yung medyo mababa. So, pangunahin ang dahilan ngayon kung bakit may ganyan ho tayo, masasabi natin na talagang ano ho ba, yung production ho ba ng itlog natin eh, bumaba? Kasi di ba yun ho ang nagdidikta eh, di ba? Yung law of supply and demand. Kung konti ang itlog, medyo mamanipula yung presyo sa palengke. Bumaba nga. Nasa low side nga tayo ng production. Pero tumaas lang naman ang presyo sa aming mga farm itong nakaraang taon, itong magno-Nobyembre. Kasi kagawian naman yan, tuwing Pasko at bagong taon, yung mga kakanin, leche flan, mga cake, doon tumaas ang presyo. Pero na-maintain yung presyo na yan hanggang sa ngayon dahil nga hindi naman ganun karami yung supply ng itlog. Yun nga po kasi sabi ko nga, di ba tapos na yung holiday season, wala na masyadong bibili ng itlog na magagawa ng mga leche flan, yung mga kinakain ho natin pagka mga holiday season. So ang nagtatakda ngayon dito dahil nga po itong yung supply. Sa tingin ho ba ninyo, sir, dapat hong magtakda ng SRP, ang Department of Trade and Industry sa itlog? O ang DA, ano ho pwedeng magawang tulong dito ng DA? Bago ko sagutin yan, Susan, kahit ganyan tumaas ang presyo ng itlog, pinakamura pa rin itong source ng protina. Pero, itong pinakamura pa rin hanggang sa ngayon eh. Kaya lang, sa hirap na rin ng buhay, naapektuhan din yung sales volume namin. Medyo may tumal din. Pero doon sa sinasabi mo SRP, mahirap gawin sa itlog yan, Susan. Kasi ang itlog, napakarami ng sukat, yung sizes. May small, medium, large, extra jumbo. Pagka ginawang nag-SRP, baka magkaroon lang ng konting manipulasyon sa mga sukat, ang mawalan yung mga customers, yung bibili. So, dito sa nangyayari ngayon, sir, ano nakikita niyo pwedeng maging solusyon? Ano? Dahil alam naman natin na dumadaing na rin ho ang mga mamimili sa patuloy na pagmahalal ng presyo ng ilang mga bilihin. Ano? Lalo na nga po yung sibuyas. So, ito yung itlog, susunod pa. Ano ho sa tingin niyo nakikita niyo yung solusyon? Baka pwedeng aksyonan ho ng gobyerno? Ang itlog kasi ang kaya marami pumasok sa negosyong pa itlogin, wala kasing gaano importasyon, konti lang iniimport na itlog at yung iniimport yung frozen at saka yung powder, yung fresh egg walang nag-iimport yan. Ngayon, ang problema naman sa itlog, mahaba yung cycle. Bago tayo makabawi sa production, mga isang taon yan ang bibilangin natin, Susan. Kaya magiging yung stable yung supply natin na andito sa low side, sa ganyang panahon din siguro. Pero yan naman kumbaga sa ang malaki din magdidikta dyan yung ekonomiya natin eh. Kasi may tinatawag tayong threshold. Pagka inabot mo yung presyo na ayaw nang bili ng mamimili, atras kami. Kasi hindi naman namin pwede istoryan dahil mabubulo pa lang kami na itlog. Kaya ganun ang Titingnan na lang ho natin kung ano magiging presyo nitong itlog sa mga darating na araw. Anyway, maraming salamat po at magandang umaga po sa inyo. UBRA at Philippine Egg Board Chairman Geogie San Diego, magandang umaga po sa inyo, sir. Magandang umaga at maraming salamat sa pagkakataon.
Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa Unang Hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.